na para tayo ay live na. Alright. Yun! Kung live na tayo. Good evening, guys. Happy, happy Friday. Thanks God, it's Friday. Good evening sa inyong lahat and welcome sa ating Friday night webinar. And remind ko lang sa lahat na Mondays to Fridays, meron tayong ginagawang ganitong webinar tuwing 9 o'clock p.m. And our intention, kaya namin ginagawa yung ganito, is para i-educate at tulungan kayong mga Filipino marketers, especially yung mga newbie, na matuto and eventually matulungan namin kayong maging successful at makapag-produce ng resulta sa inyong business. Okay, especially pag part ka ng aming team dito sa affiliate program na ginagawa natin sa Ignition Marketing, our intention ay matulungan ka. This is our way para i-educate kayo. Kaya tayo nagpe-prepare ng ganitong klaseng mga schedules at kaya tayo nag-i-invite ng mga top leaders at top earners para turuan kayo. And tonight is very, very exciting night. Okay? Dahil malupet yung magtuturo sa atin ng knowledge. Okay? Malupet yung magiging coach and speaker natin for this evening. Okay? Alam ko, some of you, kilala na siya. Pero let me start by sharing you a story. 5 years ago, naikwento ko sa email na pinadala ko din sa inyo, na 5 years ago na I was struggling and kumbaga nangangapa ako sa dilim. Okay? Nangangapa ako sa dilim. Alam ko medyo alam nyo rin kung ano yung feeling pag nangangapa ka sa dilim. Di ba nakakatakot? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ganun. No, ganun yung experience ko nung nagsisimula ako. More than 5 years ago. No? Nangangapa ako sa dilim. Hindi ko alam kung saan direction papunta yung business ko. Hindi ko alam kung ano yung una kong gagawin. Hindi ko alam kung ano yung mga action na gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung mga specific na bagay or actions na gagawin ko para makapag-produce ng resulta. Okay? Sino sa inyo yung parang nararamdaman na ngayon parang ganun yung experience nyo? Parang ganun, nasa ganun kayong sitwasyon. Sige nga, sabihin nyo dyan sa chat box. Huwag kayong mahiya. Lahat na nagiging successful yung mayaman sa ganitong business ay nagsisimula sa ganun, no? Sa beginning, sa point zero, sa point one, sa step one. Kaya huwag ka mahihiya kung ganun ang current situation mo, dahil andito kami para daling ka dun sa next step, second step, third step, hanggang makuha mo yung goal mo. Okay, pero balik tayo dun sa story ko. Ayun nga, no? Nangangapa at walang direksyon until na-meet ko itong person na to. Okay, dahil itong person na to, siya yung may kasalanan. No? Siya yung may sala. Siya yung masala kung bakit ako na-introduce sa online marketing, especially do sa vlogging. Okay, and then 5 years ang nakalipas, I made lots of results, and itong company nga na pinapatakbo natin ngayon, we made a total of 24 million pesos in sales. And lahat ng yun, kumbaga, nakabenta kami ng ganong kalaking sales because of online marketing. And buti na lang, na-meet ko itong person na to, dahil ito yung person na nag-introduce sa akin sa online marketing, especially blogging. Okay, and ang good news, ikaw naman yung tuturuan niya ngayon. No? Ang good news, ikaw naman yung matututo mula sa kanya. Okay? At napakaganda ng mga ituturo niya sa atin for this evening, dahil this is a crazy, yun yung title ng title ng ating webinar, crazy but effective strategy for your business, no? Crazy, effective strategy to get what you really want for your business. So sino excited? Sino excited matutunan itong medyo maloko pero epektibo na strategy na to? Sino? So, sabihin mo nga sa chat box kung excited ka for this evening. Dahil posible, ito na yung magdala sa'yo sa next step na gusto mong mangyari sa iyong business. Next step, higher level step, okay? Sa iyong personal development. Okay, sino excited? Sabihin mo dyan sa chat box. So, ang batiin lahat pala ng mga pumapasok. Okay, si Luceno, Joshua, yan, Gemma, yan.
lahat sa inyo guys, good evening at hindi ko na patatagalin at papakilala ko na para makapag-start na tayo. Walang iba kundi si Coach JP Veneracion. Brother, go ahead. Bro, bro. Good evening, everyone. Good morning, everyone. Bro, thank you sa introduction na yun. So guys, sino-sino yung mga ano dito? Sino-sino yung mga hindi pa part or affiliate ng Ignition Marketing? I just want to know, pwede bang malaman? Pwede ba kayo mag-type dyan? Ako po? Pwede ko ba malaman? Meron ba? I'm sure meron. Okay, so meron nga. Karami. Robert, Genesis, Jay. Ang dami. Bilis. Okay. The reason why tinanong ko to, no? Gusto ko malaman ano yung mga tawag nito? Sino-sino sa inyo dito sa mga, actually ano rin eh, kahit mga members na rin pala, kahit members na, or affiliate na ng Ignition Marketing, I want to ask you guys, may current ba kayong na-experience na problema, especially with your business? So, ang ina-assume ko, kaya kayo nandito kasi ano kayo, entrepreneur kayo, no? Maybe network marketer kayo, maybe self-employed, no? Online marketer. I'm sure, kumbaga nandun kayo sa linya ng pagbibusiness. So my question is again, sino-sino sa inyo yung mga nakakaranas ng problema? No? Medyo struggling kayo, maybe hirap kayo makakuha ng leads, no? Maybe hirap kayo maka-generate ng sales, hirap kayo maka-recruit ng downlines. And then yung mga surroundings niya, yung family niyo, yung maybe parents mo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, barkada mo, negative sa ginagawa mo, pinagtatawanan ka, inaasar-asar ka, no? Tipong hindi ka pa ba nadadala dyan? Tumigil ka na, gumawa ka na ng iba. Na tipong ganun, yung nina-negative ka. So, yung tipong down na down ka ba? Tipong yung halos mag-quit ka na? Ha? Tipong ganun. So, nararanasan niyo ba yan? Sino yung nakakaranas nun? Okay? Ako, okay. Dami nag-ako. Okay. So, again, kaya ko tinanong yun, no? Dahil naranasan ko yun. Okay? Last year, may nangyaring malaking problema sa akin. Okay? Malaking problema, although hindi ko na kailangan sabihin, hindi ko na talaga sasabihin kung ano yung mismong problema na yun. But sa sobrang laki niya, sobrang apektado yung naging buhay ko, especially my business. Okay? Masyadong sa sobrang apektado niya, halos hindi na ako kumikita. Actually, may point na hindi talaga ako kumikita. Nasisiro ako na negative pa ako. Okay? So, again, hindi po pwede yun dahil may family ako. So, hindi po pwedeng ganun. Okay? So, sobrang laki niya, for some reason, hindi ko mapatakbo ng tama yung tawag nito, yung business ko. Hindi ako kumikita. So, sobrang down na down ako. Sobrang, parang naiyak nga ako pag tawag nito. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na naranasan ko rin yun. Okay? So, kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, guys, merong solution dyan. At itong i-share kong solution, maaaring pagtawanan mo. Maaaring sabihin mo, kalokohan yan. That's why I call it crazy eh. Pero what can we do? It's true. It's effective. Okay? So, nung time na last year nga yun, no? So, everyday, lagi kong inaano yun, lagi kong pinuproblema yun. Every single day. Pagising ko sa umaga, hanggang sa matulog ako, hindi ako nakatulog, dahil lagi ko naalala yun. Okay? Ang tawag nito, katindi yung problema na yun, no? At talagang sobrang bagsak na bagsak ang time na yun. But buti na lang, eventually, after, 3-4 months, 5 months, nakalimutan ko na, nagkaroon ng linaw. I mean, na-solve siya. Okay?
nabunutan ako ng tinik kahit papaano. Ganun. But, again, yung time na hindi ako kumikita, kailangan kong bumangon. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi pwedeng magmukmuk ako, hindi pwedeng maging down na lang lagi ako. Baga, ayan na nga, tapos na yun. So, I need to stand up. Diba? Sabi nga nila, kahit ilang beses ka bumagsak, madapa, kailangan mag-stand up, mag-ano ka, bumangon ka. So, sige, nag-ano ako. Sabi ko, kailangan kumita, kailangan kong, alam mo yun, i-gawin ulit ng tama itong business, special online business ko. Okay. So, ngayon, doon sa mga technical stuff, alam ko na yun. Ano, hindi naman lahat, but alam mo yung mga basic, yung mga importante, alam ko na yung mga technical stuff, no? Yung mga marketing, yung, basically yun, alam ko yung mga yun. But the thing is, may ano, may, ang pinaka-importante yung nasa loob ko mismo. So sabi ko nun, kailangan kong, ano to, reinforce ulit, nung dati kong pinaniniwalaan, which is law of attraction. Sino-sino sa inyo ang nakakaalam ng law of attraction? Sino sa inyo yung nakapanood ng The Secret? Okay, please let me know. Please type me or ako. Napanood ko na po yung The Secret. Okay. Law of attraction. Ako, si Robert. Okay. So, si Don, ako po. Okay, so, I think most of you guys alam ang The Secret. So, what in The Secret basically is law of attraction. Parang ang inaano doon, ang tinuturo nila doon is, yun nga, kailangan positive ka. Kailangan alam mo yung gusto mo and pinaniniwalaan mo na makukuha mo yon. Always be positive. Yun ang alam ko dati. Okay, matagal ko nang alam ang law of attraction nung ano pero yung The Secret na panood ko siguro 2009 or 2010. Simula nung napanood ko yon, believer na ako noon. Lagi kong ganun ginagawa ko, positive, pero hindi pala ako ganun kaano. Hindi ko pala for some reason hindi ko pala siya na-apply ng tama. Kaya yung results ko hindi ganun kaano. Tamo, nagkaroon pa ako ng matinding problema. Okay, sobrang negative. So ang ginawa ko, binalikan ko pa rin yun. At nag-research pa ako paano ko ba ano, ma-apply pa ang law of attraction sa buhay ko. Kailangan kong bumawi. Kailangan kong bumangon. So kaka-research ko na ano ako na isa sa mga na-research ko yung meditation. Okay? Meditation, pero meditation to attract money. Kasi nga kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko ng pera ng time na yon dahil nga bumagsak ako noon. So, kumbaga, ang walang ibang nasa isip kundi kumita ng pera, dapat ako. Okay? So, sabi ko naman, yun nga, meditation to attract money. May mga tawag nito, yung isang nakita ko, isang dinownload ko, pinakikinggan ko siya, alam mo yun, may music, no? Yung medyo, paano ba sabihin yung music, medyo relaxing yung music, yung ganun. Tapos may background na voice yung author, yung nag-ano din, nagtuturo. Parang ginaguide ka niya na, I want money, I desire money, no? Money is easy to get, yung ganun. So, lagi ko siyang pinapakinggan. So the thing is, for some reason, okay naman siya. Nag-ano ko, medyo, alam mo yan, nagkakaroon ako ng pag-asa, nagkakaroon ng hope, but still, hindi pa rin ganun ka-ano. Parang may kulang pa rin. Okay? Hindi pa rin ganun siya ka-effective. Tapos, kaka-research ko, ang to apply law of attraction, to attract everything, whatever you want in life, maka-generate ka man ng leads, no? Maraming leads, katulad ni Bro Raymond, up to 200 leads per day, no? Kung gusto mo ma-achieve yun, no? O kaya naman, gusto mo ng sales every single day, Ano man yung gusto mo, para ma-apply mo ng tama yung law of attraction, para makuha mo yung mga gusto mo, kailangan, you feel good, okay? Remember guys, you feel good, whatever happens, okay? Negative man lahat ng surroundings mo, no? Yung parents mo, yung asawa mo, kapatid mo, negative pa rin, but still, you should feel good pa rin. And then, kailangan, pinaniniwalaan mo na nakukuha mo na yung goal mo, kung ano man yun. Okay? So, you feel good. The moment na you feel bad,
you attract bad things in your life. Remember kanina sabi ko, araw-araw ko araw-araw ko iniisip, pinoproblema yung problema ko. Kaya ayun, dating ng dating. Pati negosyo ko, online business ko, apektado. Okay? So, para ma-attract mo daw yung gusto mo, you need to feel good and you believe na nakukuha mo na. But the thing is, eto nga, di ba nga yung meditation na pinapakinggan ko, yun nga sinasabi, I want money, I attract money, money is good, you deserve money, yung mga ganun. But the thing is, parang ang hirap pa rin paniwalaan dahil hindi ko pa rin nakukuha. Okay? So I'm sure sa inyo, yung iba sa inyo na nag-a-apply ng law of attraction or ng yun nga, think positive, parang kunyari gusto mo kotse, no? Kunyari gusto mo 10,000 per day. Yun ang gusto mo, pero at the back of your mind, hindi pa rin nangyayari. No? Mga tipong ba't ganun? Wala pa rin. Tagal ko na naglo-law of attraction, wala pa rin. Okay? So, ang dapat mo palang gawin is na discover ko, kailangan mo pala munang bulahin yung sarili mo na nangyayari na pala yung gusto mo. Okay? Bulahin mo muna yung sarili mo. Sabi ko sa inyo, crazy eh. Karang kalokohan eh, no? Pero bulahin mo muna yung sarili mo, okay, na nangyayari na, na nakukuha mo na yung gusto mo. Okay? Kapag nabola mo na yung sarili mo at pinaniniwalaan mo na na nasa iyo na, na nakuha mo na, mas lalong yung, kumbaga, yung universe, nagkakaroon ng conspiracy, gumagawa ng paraan para makuha mo yung gusto mo nga. Okay? Sabi, the universe. By the way, yung term na universe, no? Ikaw bahala kung sinong gusto mo yan. Pwedeng yung God mo, pwedeng guardian angel, pwedeng basta yung higher sa'yo. Okay? Pero para in general tayo, sabihin natin universe. Okay? So, universe, magkakaroon ng conspiracy, gagawa ng paraan para mangyari yung pinaniniwalaan ng nangyari na. Okay? So, ang problema, dati, ang ginagawa ko, yes, think positive, gusto ko yan, I will get that, I will get this, no? Yung gusto mo, laging nasa future. Nasa future siya lagi. No? Kunyari, I will get, bagong laptop, kunyari, no? I will get that, new laptop. So, nandito ka, okay? Nandito ka, ito pala, nandito ka, ito yung ano mo, yung gusto mo niya. Ito yung laptop, okay? So, I will get the laptop. Kinabukasan, gano'n na naman, sinasabi mo, I will get the laptop. Kinabukasan, gano'n na naman, makukuha ko yung laptop na yan. Kinabukasan, pagising mo, makukuha ko yung laptop na yan. Ano nakita nyo? Lagi siyang nasa future. Makukuha ko yung laptop na yan. Kaya tuloy, hindi mo nakukuha. Kasi laging nasa future. Pinaniniwalaan mo, makukuha mo. Eventually. Okay? Pero ang mas powerful pala is isipin mo, nakuha mo na. Kinabukasan, nakuha ko na. Thank you, meron na akong laptop. Kinabukasan, thank you, meron na akong laptop. Ah, okay, sabi ng universe. Kumbaga hindi, actually hindi niya naririnig yung sinasabi mo eh. Ang naririnig niya, yung intention mo. Kung ano talaga yung pinaniniwalaan mong nangyayari. Ah, so yan pala naniniwala, yan pala ang tunay na gusto mo, then your wish is my command, sabi ni universe. So gagawa ngayon yung ng paraan, ng conspiracy, yung magiging VIP ka kay universe para makuha mo, may mga mangyayari, may mga events, no? May mga people kang mamimit na magli-lead sa'yo para makuha mo yung laptop na yon. Kasi pinaniniwalaan mo na na nakuha mo na. Okay? So yun dapat ang ginagawa natin para lalo natin, para mas effective yung ina-attract natin na gusto natin. Okay? But the thing, tulad ng sabi kanina, ang hirap eh. Hindi mo pa nakukuha. Parang hirap paniwalaan. Okay? Ako ganun kasi nangyari sa akin. So, ano yung ginawa ko para mabola ko yung sarili ko na talagang nakukuha ko na yung goal ko? So, dahil nga may pinapakinggan ako na yun nga, meditation, I want money, I love money, I desire money, yung ganun. I have lots of money, yung ganun.
sabi ko, hindi ako to, itong tao na to. Yung nagsasalita, yes, ginagayad niya ako, but still, hindi ako yon. So sabi ko, bakit hindi ako ang magsabi sa sarili ko para mas lalo kong maniwala, mas lalo kong mabolang sarili ko na nangyayari na yung gusto ko. Okay? So, ang ginawa ko, guys, kinuha ko yung cellphone ko, okay? Kinuha ko yung cellphone ko. Yung cellphone natin, merong voice recording yan, di ba? Pwede mong i-record yung voice mo. So, what I did, instead na yung ibang tao naririnig ko, nag-guide sa akin na, I want money, I desire money, no? Ginawa ko, sariling boses ko ang ni-record ko. Sinabi ko mismo kung ano yung gusto ko. Actually, hindi yung gusto, kundi sinabi ko kung ano na yung nangyayari. Okay? So, sabi ni Bro Mau nung Wednesday, dun sa ano niya, sa formula, no? Yung step one, or yung formula number one, kailangan alam mo, clear, kung ano yung gusto mo. Hindi yung gusto ko yumaman, gusto ko magkakotse, hindi lang yung ganun, gusto kong kumita na malaki, napaka-broad, kailangan clear ka. Okay? Gusto mong kumita na malaki, magkano yung malaki sa'yo? Okay? 5,000 a day? Okay? 1,000 a day? Kung malaki sa'yo, di good for you? No? Anong klaseng coaching gusto mo? Truck ba? Pickup ba? Ikaw? Sports car? Ano ba? Dapat specific ka. Okay? So yun ang ginawa ko. Unang ginawa ko, inalam ko muna, ano ba talagang gusto ko? Yes, alam, lahat naman tayo gustong kumita na malaki, lahat naman tayo, tawag nito, lahat naman tayo gusto umaman, gusto makatulong sa pamilya, lahat, gano'n naman eh, di ba? Pero be specific. So, ang ginawa ko, sinulat ko muna kung ano yung gusto ko, okay? Doon sa mga members ng Ignition Marketing, I'm sure pinanood yung OPT natin, nandun din tinuturo rin ni Bro Edward doon sa shortcut. 100k per month. You really need to identify kung ano talaga yung gusto mo. So, balikan niyo yun, ha, mamaya. So, kailangan, alam mo kung ano gusto mo. So, ganun mo nang ginawa ko, sinulat ko muna, ito gusto ko, ito ganyan. At nirecord ko yung gusto ko. Nirecord ko siya, mga 30 seconds lang siya. Ipaparinig ko sa inyo. Okay, ipaparinig ko sa inyo yung mismo nung sinasabi ko at yun ang pinapakinggan ko every day. Ano mang ginagawa ko, naka-earphones ako, tapos nakasaksak nito cellphone, na ano eh, naghuhugas man ako ng pinggan, no, na nasa biyahe man, pero pinaka-importante, habang natutulog ako, okay? Even natutulog ako, may nagsasabi sa akin na ito yung gusto kong mangyari. Ito yung nangyayari pala. Ito na yung nangyayari. Okay? So, mas madaling bulahin yung sarili ko. Kasi ako mismo yun. Si JP mismo nagsasabi kay JP na nangyayari na yun, na nangyayari na yung gusto ni JP. Okay? So, in that way, andali kong mabola sarili ko. Uy, meron na pala ako nito. So, mas mabilis, mas effective yung pag-attract ko, yung talagang gusto ko. Okay? So, ano ba yung gusto ko na yun? Okay, parinig ko sa inyo para ma-idea kayo. Dali, guys. Wala, nasa na yun? Sandali, guys, ha? Ako, binura pa yata ng anak ko. Sandali. Ako, binura nga ng anak ko. Sandali, guys. Sandali. Baka nandito sa laptop ko. Sandali, guys, ha. Aha, mukhang wala. Ah, hindi. Sandali. Ah, sige. Kabutin tayo. So, sorry, binura pala ng anak ko kasi laging mga pictures na bubura. So, pero basically, ito yung sinabi ko noon. Okay, memorize ko naman kasi lagi ko pinapakinggan eh. So, eto ah, pakinggan nyo mabuti.
Hi, ako si JP Veneracion and I am an internet marketing millionaire. I am so happy and grateful now that I'm already earning 3.6 million pesos every year. At ang monthly income ko ay 300,000 pesos. Nagagawa akong kumita ng malaki ngayon dahil everyday na akong nakaka-generate ng sales worth 10,000 pesos selling my own products and services. Thank you so much dahil successful internet marketer na ako. Amen. Okay? Paulit-ulit 'yon, naka-ano 'yon, naka-record 'yon. Tapos yung bali MP3 'yon eh, no? Tapos naka-repeat siya. Naka-repeat siya paulit-ulit. Nakita nyo, yung sinabi ko, I will get 3.6 million, no? I will earn 300,000. Sinabi ko doon, I'm earning right now. Yan na yung kinikita ko, even if hindi ko pa kinikita 'yon. Okay? Galing nga ako sa ano eh, sa malaking problema eh. So yun yung way ko para makabawi. Ang tawag doon, by the way, is affirmation. Okay? Is isang very effective way para magawa mo ang law of attraction to attract whatever you want in life. Okay? So yun sinasabi, yun yung ginawa ko, paulit-ulit yun. I'm earning 3.6 million every year. I'm earning 300,000 every month. I'm earning 10,000 every single day. Okay? So kung iisipin ko lang yung positive, makukuha ko yan. Yes, okay naman yun. But the thing is, tawag nito, at the back of my mind, hindi pa rin nangyayari. Which is totoo, hindi pa nangyayari. Pero kailangan kong bulahin sa sarili ko na nangyayari na yun. Para malaman ng universe na ang tunay na intention ko is kumikita pala ako talaga ng 10,000 every day. Okay? So yun ang gusto ko talaga mangyari. Dahil everyday ko siya pinapakinggan paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit. Everyday ko siya pinapakinggan paulit-ulit. Pagising ko sa umaga, ano man ang ginagawa ko, nagko-computer man ako, nakikipag-chat ako lagi ng ano yun, nagpe-pay attention man ako dun sa pinapakinggan ko o hindi, nakapasok siya. Pero ang pinaka-importante, during natutulog ako. Sabi nga nila, mas malakas, mas powerful yung subconscious mind kesa sa conscious mind. So dahil natutulog ka, ang gumagana nun yung subconscious mind. Even if tulog ka, sinasabi ng sarili mo sa'yo na nangyayari na yung gusto mo. So therefore, ang dali mong maniwala, ang dali mong nabola ang sarili mo na nangyayari na. So nung nabola mo yung sarili mo, ayan na, binibigay na ngayon ng universe yung gusto mo na parang magic. Ito yung sinasabi ni Edward din sa email niya na parang magic. Yes, parang magic siya. Okay? As in, kinikilabutan ako. So eto guys, eto ngayon nangyari. Ginawa ko siya. After two days pa lang na nakikinig ako nung sarili kong boses, binubola ako, na gano'n nakikita ko, bigla na lang may nag-message sa akin, guys. Sir JP, nakita ko yung ano mo, video mo. Nakita ko yung training program mo. Mag-i-inquire ako. So yun, nakita niya, wala akong advertising. Usually, lagi ako nagpa-paid ads. Pero wala akong paid ads, hindi ako nagpa-post sa wall ko, hindi ako nagpa-post sa mga group pages. Walang marketing tungkol dun sa training program ko na yun. All of a sudden, biglang may nag-message sa akin na panood daw niya sa YouTube yung ano ko, yung training program ko. Naging interesado. Yung training program na yun, it's a video training, I call it recorded coaching program. Pero sabi niya, ayaw namin yung recorded coaching program, gusto namin yung personal one-on-one. Okay? Gusto namin yung face-to-face daw. Dalawa sila ng ano niya, ng kagrupo niya, ng teammate niya. So yun, usap kami, palitan, hanggang sa after few conversation, nag-ano agad siya. Nagbayad agad sila. I earned 13,000 agad. 13,000 pesos. Okay? Dun sa nag-enroll na yun. Out of nowhere, remember nung unang sinabi ko kanina, hindi ako kumikita yung time na nagkakaroon ng problema. Laging negative kasi iniisip ko. Okay? Lagi akong apektado sa surroundings ko. Lagi mainit ulo ko, laging madali akong maasar, madali akong mainis. So, ang negative ng isip ko, ang negative ng energy ko, ang negative ko sa mundo, parang ganun.
yung time na yun, sabi ko, kailangan kumita kasi hindi ako kumikita. So, ginagawa ko, nagpe-paid ads ako to promote my coaching program. Dati, every time na pupromote ako, no, every time mag-paid ads ako, nagagawa akong times 10. No? Kunyari, gumastos ako ng, ano, let's say, ng 1,000. Usually, ang balik sa akin yun, around 10,000. Gumastos akong 2,000, usually 20,000 ang balik sa akin nun. Kadalasan, minsan mas mababa, minsan mas mataas. Pero ibig sabihin, lagi may balik. But yung time na yun, time na may tawag nito, may problem na nangyayari, very negative ako, energy ko, alam mo ba, gumastos akong 1,500 or almost 2,000, walang bumalik. Ito guys, bro Edward, ito yung sinasabi ko na ano, pinakamataas kong nakuha ng ano, cost per lead is 150 pesos. Kasi around 1,500 yung inano ko noon, 1,500 yung nagastos ko yata noon. Pero yung leads na nakuha ko, na generate ko, wala pang 10. Sabi mo ng 10, kaya 150 pesos per lead. Tapos walang ni isang sale. Even if nag-paid ads ako noon. Pero this time, nung ginawa ko yung voice recording, ni-record ko, binola ko ang sarili ko, paniwalang-paniwala ako, dahil lagi ko siyang pinapakinggan, after 2 days pa lang, out of nowhere, gumawa ng conspiracy na naman si Universe, gumawa na naman ng paraan, for some reason, makita nila yung YouTube video ko hanggang sa mag-lead sila na mag-enroll doon sa personal coaching program ko. And I earned 13,000 pesos out of nowhere. Mula sa bagsak ako, sabi ko nga, kailangan ko ng pera. So yun ang ginawa ko. Dahil pinapakinggan ko rin siya, by the way, sarili kong boses, I feel good. Dahil lang bola ko yung sarili ko, kumikita pala akong 10,000 a day. Of course, you feel good, di ba? So dahil lagi kong ginagawa, I always feel good. At dahil lagi kong pinapakinggan yun, napaniwala kong nangyayari na. So nagulat ako, kumita ako ng 13,000 agad-agad. Time na yon. Yung tao na yon, ni hindi nag-opt-in yon, diretso sale. Okay? So, paano bang conversion nun? Ang tawag sa conversion na yun, bro. From traffic to sale. So, ano, ganun katindi siya. Okay? Alam guys, inom lang ako. So, after that, na nakakapagtaka, okay? After kong kumita na yun, halos sunod-sunod na yung pagbili nung sa isa kong training program, which is yung ano yun, yung video training program ko, which is mas mura. So, almost every day, wala pa rin akong paid ads nito, wala akong promotions, wala akong marketing yung ginagawa. May mga nagme-message sa akin na nakikita nila, napapanood nila yung video training ko at gusto nila mag-avail ng program ko, ng recorded coaching program ko. So minsan, sa isang araw, may dalawang bibili. Okay? Minsan, kikita ako ng 8,000. Minsan, kikita ako ng after mga 2 days, kikita ako ng 4,000. Minsan, everyday, kikita ako ng 8,000, kinabukasan, 12,000. No? Minsan, after 2 days, kikita ako ng 4,000. No? So ito guys, ang gusto ko is kumita ng at least 10,000 per day. So kumita man ako ng 4,000, 8,000, do you think mas ano ko noon, masama loob ko noon? Of course masaya ako noon. Hindi ko man nakuha yung eksaktong 10,000 every day. Pero almost every day, alam mo yun, 4,000, 8,000, 12,000, pag ganun-ganun, masayang-masaya ako noon. Kaya tuloy-tuloy even if wala akong paid ads na ginagawa. Sunod-sunod yon. Pinapakinggan ko, sobrang tuwa ko, sobrang saya ko, okay? Nagiging positive yung surroundings ko. Nagiging inline yung universe dun sa mga gusto kong mangyari. Okay? Dahil lagi akong masaya, of course, kumikita na ako. Eh, hindi man na ganun kalaki, but still, kumikita na ako, masaya ako nun. And dahil kumikita ako, talagang naniniwala na ako. As in, 110% na akong paniwala, kaya ko pala talagang kumita nun. So, lalong nagiging inline yung universe dun sa mga gusto kong mangyari.
So hindi lang dun sa ano, hindi lang dun sa pagkita ng pera, even sa ibang aspeto ng buhay, nagiging maganda na. Kami ng asawa ko simula nung ginawa ulit namin 'to, yung law of attraction. Bihira na kami mag-away. Dati lagi may nag-aaway. Okay? So sino sa inyo dyan may mga ano, may mga asawa. Okay? Tapos hindi maganda takbo ng business niyo, madalas ba kayo nag-aaway? Malamang. Okay? And natural lang 'yun eh. Ganun eh, may pamilya kasi eh. Pero ito, pwede mong gawin din 'to. Alam mo bakit? Pwede rin maging effective sa iyo 'to. Dahil nung nangyari sa akin 'to, of course, dun sa mga close friends ko, sa mga close business partners ko, inano ko rin 'to, tinuro ko rin sa kanila 'to. Okay? So pakita ko, marami na, pero hindi ko magagawang ano, hindi ko magagawang lahat ipakita. Pero ito, pakita ko lang yung ilan. Bro, mag-share screen ako. Aha. Ayan. Ito yung isa ko sa friend. Nakikita, bro? Yes, bro, kita. Ayan. Ito yung isa sa kaibigan ko, si Gabs. Okay? So sabi niya, ayun, sinabi dito. Yung recording, syempre, ako, aha. So ito. Ito yung kwento niya dito. Okay, masyadong mahaba. Ginawa niya yung ano, yung pag, ang tawag ko pala dito, the power of voice recording, by the way, okay? Ginawa rin niya. Inalam niya yung mga gusto niya, no? He feel good, and pinaniniwala, para mapaniwalaan niya na tunay na nangyayari yung gusto niya, nag-record din siya. Ang goal niya is kumita ng 40 to 50,000 every week. Okay? Ngayon, sabi niya, kung saan man manggagaling yun, bahala na si universe. Okay? Hindi mo kailangan malaman kung saan manggagaling yun. Dahil ibibigay, ipapakita sa iyo yung daan ni universe kung talagang pinaniniwalaan mo yun. Okay? Kaso, ito sabi niya, medyo pilosopo din si universe. Kailangan talaga maging specific ka. Okay? Tulad nga nung tinuro din ni Bro Mau, kailangan specific ka sa gusto mo. Ito sabi ni Gabs, may nakukuha nga siya 40 to 50,000 a week simula nung ginawa niya yun. But the thing is, gross sales ang nakukuha niya. Okay? Sabi niya, gusto niyang 40 to 50,000 every week. Nangyari yun. Ang kaso, gross sales. Okay? So, hindi neto. So, sabihin mo na, mga ilan? Mga 30% na lang yung neto. So, sabihin natin 40 lang. 40 times 0.3. Yun yung ano, kunyari, yun yung after ng mga ano, mga overhead, kumbaga. 12,000. Sabi mo nang 12,000. 12,000 every week. Do you think masama loob ni Gabs nun? Hindi. 12,000 din yun, di ba? So sabi niya, next time, magiging specific na ako. Actually, meron pa siyang isang ano, kinento sa akin, pero ito na lang muna. Okay? Then ito yung next. Ibigyan ko rin si Edward Abuan. Ito sabi niya, hello mga partners, kasi may group chat kami nung mga sinabihan ko na itong voice recording, itong law of attraction. Sabi niya, share ko lang yung results ng power of voice recording sa akin. Unti-unti na akong nagkakaroon ng mga positive clients na nag-join agad sa team ko. Grabe, kinikilabutan ako. Diba? Kinakilabutan ako. Solo account pa agad sa main table. So, yung iba sa inyo, alam na kung ano yan. So, yan, pinakita niya na may nag-join agad sa kanya na dito sa opportunity na to medyo mahirap magpa-join dahil very very controversial to plus ang laki pa ng entry. Okay, pero ginawa niya rin yung voice recording, nagagawa niya simula nang ginawa niya yung voice recording, no, isa sa kasi sa mga voice recording niya, kwento niya is yun nga may napapa-join siya. Okay? Lagi siyang may napapa-join. Okay, ayan, sinabi niya sa akin 'yan. Okay? Ito naman, isa sa mga kaibigan din natin, tinanong ko sa kanya, pwede ko i-share itong sinabi niya sa akin. Sabi niya, wag na daw muna. Okay? Basically, nandito yung ano niya. Ito, sabi niya, 2 days after daw niyang gawin itong voice recording, okay? So, may nangyaring magic sa kanya. By the way, we call it magic. Yung mga nangyayaring mga gusto mo, magic siya. So, parang magic. Okay? Out of nowhere, biglang nakukuha mo yung gusto mo. So, parang magic talaga. So, ito, sabi niya, 3 months na ako naghahanap ng home-based work at madami na akong na-applyan. Okay? Pero wala ni isang nag-invite sa akin. Meaning, walang, ano, hindi siya natatanggap. Okay? So, sabi niya, so I stopped. Kaya I was surprised
When all of a sudden, ang daming nag-i-invite sa akin now to apply for their home-based job. Ang galing. Kaya thanks, JP. Okay? Actually, may isa pa rin siyang shinare sa akin tungkol dito. No? At nakakatuwa. Okay? So, yan din ang pwedeng mangyari sa inyo kung, okay, kung you feel good, and kung talagang pinaniniwalaan mong nangyayari na yung gusto mong mangyari. Okay? Now, guys, balik lang ako ulit. Stop sharing. Ayan. So, guys, itong voice recording na to, itong konsepto na to, nagawa, na ituro na rin ito dun sa nung nagano kami, yung exclusive webinar dun sa loob ng IM. So, marami rin mga affiliate ng Ignition ang natutunan ito. Ang dami mga nagsabi na naging effective din daw sa kanila simula nung ginawa nila yon. Okay, hindi ko na mailagay ngayon sa so sobrang dami nun. Pero may kinausap ako kanina, dalawang tao, na pumayag silang mag-share. Na nung simula nung natutunan nila to, itong konsepto na to, itong nakakatawang konsepto na to, itong crazy, pero effective kasi nangyari rin sa kanya, sa kanila. Okay? So, pwede ko bang i-request na bro Resty, pwede bang i-share mo yung simula ng natutunan mo at ginawa mo yung voice recording kung ano yung nangyari sa iyo, bro, pwede ba? Si bro Resty Chavez. Oh, sure, sure. Actually, gusto ko nga iparinig sa kanila eh. Go ahead, bro. Parinig mo yung voice recording. Tinawag ko yung ano, yung voice recording ko na ano, my belief tank. So parang dito ko ano, ito yung nagiging tank ko para dun sa mga goals ko. So ito. Ako si Resty Chavez at isa akong famous internet millionaire na nagkuwang kumita ng 1 million pesos in just 3 months. Nakuha ko yun dahil consistent ako nakakapag-generate ng net income na 350,000 per month sa aking mga affiliate businesses at sa aking mga sariling digital products tulad ng ebook. Palaging nasa 12,000 to 15,000 ang kinikita ko everyday. Dahil doon, nagawa ko na din makapagbigay ng more than 10% ng income ko sa Teatro Enigma para sa pambili nila ng gamit at maipagpatuloy ang mission ng Teatro Enigma sa mga kabataan. Na-experience na din ng mga magulang namin mag-asawa ang mag-relax at enjoyin ang buhay. And finally, naitayo na din namin mag-asawa ang Zelle Stuff at nabili ko na din ang aking dream car na Chevrolet Captiva. Siyempre, kasama ang aking sariling pamilya. Amen! 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 Okay ba? So, yan yung ano. Yan yung natutunan ko kay Bro JP. So, ano naman yung naging epekto sa akin? Yung buhat nung in-apply ko siya, hindi ko pa nakukuha yung mga sinabi ko kanina, no? Pero nga, yung sinasabi ni Bro JP kanina, gumagawa ng conspiracy or parang sabwatan yung universe para gagawin niya, ilalign ka niya dun sa gusto mo. Okay? So, ang nangyari, binigyan ako ng mga tamang tao na makakasama ko para matupad ko yung mga goals na yun. Yung mga goals na yun, yung mga dreams na yun, binigyan ako ng universe ng mga tamang tao para matupad yun. Tapos, dun, tungkol sa income, nung in-apply ko siya, hindi ko siya pwedeng sabihin coincidence o aksidente lang. Sabi nga, every action, merong reaction. Okay? So, nung in-apply ko siya, tapos lagi ko siya pinakikinggan, lalo na pagka matutulog, kasi yung mind natin, yung subconscious mind natin, napaka-powerful niya, lalo na pagka bago ka matulog. Kinabukasan or isang araw makalipas, nagkaroon ako ng 3 close sale na napakadali lang. Walang masyadong usapan. Close agad. Pero ang point kasi dito, nagiging masaya ka, okay? Dapat kasi pag entrepreneur ka, dapat masaya ka. Nagiging masaya yung feeling mo, yun nga, yung feeling good ka, na-attract mo is yung mga tama. Kasi yung
Kasi yung iba, pagka negative yung nangyayari sa'yo, na, doon ka na-focus eh. Yung buong energy mo doon na-focus. Pero dahil dito sa tinuturo ni Bro JP, weird siya, mukha siyang kalokohan, okay? Pero nung nakatulong siya para maiwasan or ma-eliminate yung mga bad or negative na nangyayari sa'yo. Okay? So para sa akin, napaka-effective niya. Kaya nung nangyari sa akin yung magic na yun, minessage ko kagad siya at nung nagkaharap kami talaga, nag-thank you talaga ako dahil ibang klase yung tinuro niya na yun. Okay? So yun lang. Salamat sa inyo. Ako bro, Resty, salamat sa pag-share na yun. Actually, nung kinukwento mo nga na nagkita tayo, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nun. No? Every time na nakakabalita ako na may magic din nangyayari dun sa mga nag-take action nito, eh sobrang saya ko. Ayun. So bro, salamat sa pag-share. So dun sa sinasabi ni Bro Resty, yun nga, if you feel good, talagang magkakaroon ng sabwatan. Gagawa ng paraan yung universe para siyang, alam mo yung bodyguard ng mga ano, para mo siyang bodyguard na hinahawi yung mga tao para mapapunta ka doon sa dapat mong papuntahan. Okay? So, grabe. Salamat, Bro Resty. Now, isa pang pumayag na mag-share ngayon ay in-apply din niya to. So, nung nagkita rin kami, sinabi niya rin sa akin and I'm very happy na mabalitaan yun. So, Bro JR, pwede ka ba mag-share, Bro JR? Sige, bro. Okay lang. Okay lang. Good. Thank you. I-share ko sa inyo yung nung first time kong narinig yung ganung concept kay Bro JP, nung doon ko na-realize na parang tama na dapat ganun yung mindset natin na kapag meron tayong gustong makuha or ma-achieve, dapat parang na-feel na natin agad na in a present na talagang na-achieve na natin yon or talagang nakuha na natin. Dapat ganun yung mindset natin. So, nakuwento ko ngayon kay Bro JP kasi nung natutunan ko yun sa kanya, nag-record din ako. Tapos, ang ginawa ko dun, talagang meron akong results na hiniling. Actually, sinabi ko nga sa kanya noon nung nakita kami sa bahay ni Bro Edward, nung in-apply ko yun, nung time na nakita ko yung Facebook ads ko, kung magkano na yung babayaran ko, tapos sabi ko sa kanya, ang ginawa ko, iniisip ko na lang, sabi ko, okay lang, i-withdrawin ko na lang yung magiging commission ko this week. Tapos, ang nangyari doon, meron talagang nag-join sa akin. Dalawa yung nag-join noon. Tapos, meron pang bumili ng e-book na pinopromote ko din doon sa blog ko. So, sabi ko sa kanya, sobra pa doon sa pambahid ko ng Facebook ads. Kasi, nagulat ako, nung talagang inisip ko lang na sabi ko, okay lang na parang kahit wala pa talagang bumibili or wala pa talaga akong commission ng time na yun, ang inisip ko na parang nangyari na, na meron ng nag-join, na meron ng bumili ng e-book na pinopromote ko. So, ang ginawa ko lang, inisip ko, sabi ko, okay lang, wi-withdrawin ko yung commission ko this week para pambayad ng Facebook ads. At nangyari nga siya. So, talagang nagulat ako. Sabi ko, effective pala talaga yung tinuro ni Bro JP. And malaking bagay yung naitutulong nun kasi parang hindi ka nagpapa-apekto kung ano man yung yung mga negative na nangyayari sa iyo. For example, parang may times kasi syempre na parang mapo-frustrate ka na parang bakit ganun, parang wala agad nag-join. Pero kapag puro positive yung sinabi mo doon sa utak mo na parang nagsa-self-talk ka, yung tulad ng tinuro ni Bro Resty din, kapag nagsa-self-talk ka ng positive na bagay sa sarili mo, ang mangyayari kasi matutupad talaga, saka mangyayari talaga yung sinasabi mo sa sarili mo. Na parang nangyayari na, nandyan na, eto na, so. So, yun yung sinasabi nga ni Bro JP na parang magic talaga siya. Actually, hindi ako aware masyado sa law of attraction, pero nung narinig ko yun kay Bro JP, sabi ko, okay to ha, pwede naman tong i-apply, hindi naman to, wala naman tong bayad, libre naman. So, sa ganitong industry din kasi, lahat ng mga bagay na makakatulong sa atin, kahit sabihin mo pang parang weird pakinggan,
Pero kung hindi naman yan makakasama sa'yo, lalo na kung parang positive naman yung ibibigay na results niya sa'yo, maganda na ina-apply mo kahit nasabihin mo pang parang weird, parang hindi ka komportable. Bakit hindi mo subukan? Dahil wala naman mawawala, libre naman yan. So, itry nyo lang yan and I'm sure na magugulat kayo. Parang doon yung masasabi na parang magic talaga na merong results na makukuha ka kung ano man yung iisipin nyo, kung ano man yung hinihiling nyo. Ang gawin nyo, isipin nyo na nangyayari, nandyan na yung results na, na inaasam-asam nyo and I'm sure matutupad yan. So, yun yung na-experience ko and natuwa ako doon kasi nung talagang napatunayan ko na parang may magic talaga, yun, palagi ko na rin ina-apply yung tinuro ni Bro JP. Actually, nag-record din ako ng katulad ng kay Bro Resty, kaya lang medyo nahihiya akong i-share eh. So, siguro next time, i-share ko din sa inyo. Baka kasi, ano eh, mabigla kayo dun sa pinagre-record ko eh, kaya next time, i-share ko yun. Okay, so yun lang. Yes. Thank you, Bro JR. Salamat. Okay. So yun, so nakit guys, yun, ginawa nila, no? Ginawa nila, naniwala sila. So, parang hirap paniwalaan, parang kalokohan, di ba? So just like in our industry, especially with network marketing, no? Ang daming sabi kalokohan yan. Huwag kang maniniwala dyan. But we all know na hindi to kalokohan. You need to believe in order for you to see. Instead of to see is to believe. Di ba guys? So, dito, ang sabi sa buhay, if, yun nga, kung talagang, kung anuman yung pinaniniwalaan mo, okay, kung ano yung nakikita mo sa mind mo, at talagang naniniwala ka dun sa nakikita mo sa mind mo, then it will surely happen. Okay? Hindi agad-agad na biglang gusto ko ng 10,000, pang, biglang may lalabas na 10,000 dyan sa harap ng laptop mo, hindi ganun. May mga events, may mga people kang mamimit na magli-lead sa iyo doon. Okay? So, Mari Mike, bigla mo na lang makikita sa mall yung ano mo, yung tawag nito, yung high school friend mo na may kasamang kaopisina na makikilala mo, kukunin kayo, and then yung pala magbibigay, yung pala magkakaroon ka ng deal sa kanya na I don't know, may 100,000 na deal, business deal, whatever, yung tipong ganun. Okay? Yung iba mabilisan, yung iba madali. So wag kayong ano rin, wag niyo rin yung i-resist yung mga bagay na yun. Parang imposible, mabilis mo lang makukuha yan. Guys, yun na nga, binibigay na sa'yo. Yan yung gusto mo, tanggapin mo. Yung iba kasi hindi, gusto ko mahirapan muna ako bago makuha yung ganun ka ano. Hindi guys, hindi mo kailangan mahirapan. Hindi mo kailangan mahirapan. Okay? If you really want it, at naniniwala ka, and you feel good, most of the time nga, madaling ibibigay sa'yo. Pero kung i-resist mo na naman, ayoko, ang bilis, parang hindi totoo, totoo ba to? Eh, ang society, sabi, kailangan mahirapan muna ako eh, bago ko makuha yung ano eh, goal ko eh. Hindi, society lang yung nagsabi noon. But the reality is, it sounds crazy, pero yun ang ano, yun ang reality, especially with law of attraction, pwedeng madali, if you really believe it. Okay? But if things, gets harder, huwag ka rin magpa-apekto. Okay? Huwag kang magpa-apekto. Tulad last week, okay, nag-ano ko, nag-conduct akong live webinar. Gusto ko mag-live webinar training. Kaso, dalawang magkasunod na araw, nung April 28, kakasimula pa lang ng ano ko, ng webinar ko, na-disconnect agad yung ano ko, yung nito, internet ko. Halos isang oras na ako nagsasalita, yung pala, na-disconnect na pala ako. And then sabi ko, so yun nga, sorry, ano na lang, reschedule na kinabukasan. Kinabukasan, ganun na naman, na-disconnect na naman. After 30 minutes ako nag-webinar, na-disconnect na naman ako, so hindi naman natuloy. But hindi ako nagpa-apekto nun. Kung nun dati yun, talagang asar na asar ako nun. Yung time na ano, na talagang hindi ko pa to ina-apply, talagang maasar ako nun. Na mabubuisit ako noon. Pero for some reason, masaya pa rin ako. And I don't feel, alam mo yung guilty na yung mga nag-attend, hindi tuloy na ano yung ano ko, yung training ko. Unang-una, hindi ko naman kasi sinasadya yun, hindi ko naman talaga gusto mangyari.
So for some reason, I still feel good. And after nun, after nangyari nun, I still feel good. I still feel positive. Sunod-sunod pa rin yung mga nangyayari. Okay? I mean, positive nangyayari sa buhay ko. Okay? Sunod-sunod yung mga nagjo-join sa akin. Sunod-sunod yung mga bumibili sa akin ng sarili kong products. Okay? So, dahil hindi ako nagpapa-apekto sa kahit anong mga negative. May mga, ano mo yun, may mga friends ka, may mga relatives ka, family ka, tigilan mo na yan, kalokohan yan. Okay? May ginawang kalokohan sa'yo, naiinis ka, may nakita kang sa newsfeed ng Facebook, may balita ka nakakaasar, yung lalaki sinuntok yung nursing student, apektadong-apektado ka, galit na galit ka, huwag kang magpa-apekto doon. Okay? Kaya nila yun. Okay? Kaya nila yun. Hindi mo kailangan na makisaw-saw na ano ako, doon ako sa na-ape. Ganun naman talaga, but still, huwag kang magpa-apekto. Ako hindi na ako nanonood ng news. Nakikita ko sa newsfeed, okay? I'm sure, karamihan din sa amin dito, hindi na nanonood ng news. Kasi puro negative lang ang makukuha mo dyan. Puro negative. Sinasabi ng mga sa news, sinasabi doon na kailangan lagi manonood para may alam ka, para ano, parang updated ka. Of course, sasabihin nila yun, para manood ka, doon sila kumikita. Pero even if hindi ka manood ng mga news, kahit hindi mo alam yung nangyayari, malalaman mo pa rin yun. Hindi sa news, pero malalaman mo yun. Okay? Pag magugunaw ba ang mundo, hindi mo malalaman. Malalaman mo yun. Kahit hindi mo malalaman sa news yun. Okay? Malalaman at malalaman. Hindi mo kailangan manood ng news. Okay? Dahil puro negative lang, maaapekto ng buong buhay mo yan. Okay? So dati rin, na-brainwash din ako. Kailangan manonood lagi ako ng news para updated, para lamang may alam, yung mga ganon. Which is totoo naman, alam lamang ang may alam, but hindi yung alam na puro negative na nangyayari. May, sa isang ilang oras bang news? Ang oras, dalawang oras? Sabi mo na dalawang oras. Sa dalawang oras na yan, ilan doon ang positive? Mga 1 minute, yung commercial, siguro. So, puro ano eh. So, huwag kang magpapa-apekto. I'm just saying na huwag kang magpapa-apekto sa mga negative na nangyayari. Okay? Nag-away kayo ng asawa mo, naiinis ka sa asawa mo, sa parents mo, sa kapatid mo, hayaan mo lang, gumiti ka na lang. Okay? Dahil ikaw rin naman makikinabang eh. Pag pinatulan mo pa yon, ayan na, sunod-sunod na yung mangyayaring negative sa buhay mo. Yung mga deal sana na makuklose mo, for some reason, hindi na mangyayari. Maka-cancel. Yung tipong ganun. Okay? So you need to feel good always. Huwag mo nang pansinin yung mga, kunyari, may mga haters ka, nagpo-post ka, nag-online marketing ka, may mga haters ka, may nagbabash sa'yo, huwag mo silang pansinin. Okay? Huwag ka magpa-apekto. Hindi porkit nakipagtalo ka sa kanila, nakipag-debate ka sa kanila, panalo ka. Hindi, para sa kanila sila pa rin panalo. So, useless. Di ba? Na-apektoan ka lang, sumamaloob mo, inis na inis ka. Ayan. Damay lahat ng surroundings mo. So, kailangan, huwag mo na silang ano, huwag mo na silang patulad. Be happy always. In the end, nasa iyo yung huling halakha, kumbaga. Okay? So, yun, basically, yun ang, ano, yun ang pag-apply ng law of attraction. Ano man yung goal mo. Kaya tinanong ko kayo kanina, anong problems na nangyayari sa business niyo or even sa buhay niyo. Okay? Wala ka bang prospects? Hindi ka maka-generate ng sales? Hindi ka maka-recruit? Okay? Yung downlines mo, sakit sa ulo, yung upline mo, masyadong bossy, yung ganun. Ano man nangyayari sa'yo, pwede yun ma-solve. Okay? You need to be happy. You need to know what you really want. And believe na kukuha mo na hindi makukuha ko. Kinabukasan, makukuha ko yan. Makukuha ko. Hindi. Nakuha mo na. Okay? At para magawa mo yung bulahin mo yung sarili mo. And isang way para mabola mo yung sarili mo, yun nga, yung affirmation. Isang way din na ginagamit ko dun yung sa affirmation is yun nga, nirecord ko yung boses ko at sinasabi ko kung ano yung nangyayari, yung gusto kong nangyayari sa buhay ko. Okay, so ano man yun, everyday naka-generate ako ng 300 leads, everyday naka-generate ako ng 10 sales, kung ano man yun. Okay, so yun, that's it. Yun ang ano, basically yun ang law of attraction. Okay, parang pag ginawa nyo, parang magic talaga. Pero isipin nyo, parang weird, parang kalokohan, pero what can we do? It's true. What can we do? Talagang effective. Okay?
Doon sa mga naniniwala, naging effective. Doon sa mga hindi naniniwala, talagang hindi magiging effective to. Okay? So yun lang. Bro Edward, salamat. Alright. Ayos. Thank you so much. Dami na naman natin natutunan. Sino ba dami natutunan dyan? Sabihin nyo nga sa chat box. Maraming natutunan. And, sagot magdagdag lang ako ng konti. Yung iba kasi baka isipin, parang pinag-usapan kasi natin, parang magic, bulahin yung sarili, magic, universe, baka isipin nila, mga ano tayo, no? Mga Illuminati. Explain ko lang sa inyo ng konti kung ano yung scientific explanation, bakit siya nag-work. Okay? Para ma-explain ko siya sa inyo na in a scientific way, no? At para ma-explain ko siya sa inyo na talagang ito yung magiging proof na talaga nag-work siya. Kasi kailangan ko kayong i-introduce dun sa concept na RAS. Okay? Yung RAS, yun yung ano, ang ibig sabihin ng RAS ay Reticular Activation System. O ano naman yung RAS na yan. Okay? Yung RAS, recently lang yan na-discover actually ng mga scientist. Okay? Basically, yung RAS, sino dito may utak? Di ba lahat naman tayo may utak? Yung utak natin, merong part dun sa ilalim, yan, kunyari ito yung utak natin, merong part dun sa ilalim ng utak natin at andun nakalagay yung RAS. Okay? Yung Reticular Activating System. At ang trabaho ng Reticular Activating System na yon ay magsilbing filter. Okay? Filter siya. Kaya kasi tayo, libo-libong information yung pumapasok sa utak natin eh. Every minute. Okay? Kung lahat yon is malalaman mo na sabay-sabay, baka mabaliw ka. Di ba sino na nakapanood sa inyo nung Lucy na palabas? Si Lucy na-activate niya lahat ng ano niya, lahat ng mga information na pumapasok sa utak niya. So ganoon para siyang ano, lahat nararamdaman niya, lahat nakikita niya. Ganoon. Okay, pero yung RAS natin, nagiging filter siya kung ano yung importante. Okay? Filter siya kung ano yung importante. For example, ito magandang ano yan, example para maintindihan natin. Sino sa inyo yung may dream car? Sino sa inyo yung may dream car? Ano yung dream car nyo? Sige nga, sabihin mo dyan sa chat box. Di ba, nung simula nung araw na nag-declare ka o parang nag-decide ka na ito yung dream car ko, nung araw na yun, all of a sudden, lagi mo na siya nakikita sa lansangan. Sino naka-experience ng ganun? Di ba? Hindi yun parang magic. Hindi yun parang aksidente. Actually, yung RAS mo ay nag-work sa'yo. Kasi nung nag-decide ka na, ay, ito yung dream car ko, sinabi mo sa utak mo, ito yung importante para sa'yo. So, all of a sudden, yung filtration system ng utak mo, okay, makita niya, uy, yun yung dream car nitong ni boss. No? Ito yung dream car ni boss, kailangan ipakita ko sa kanya to. Okay, ganun na nag-work yung Reticular Activating System. Okay, another example. Ito. Di ba, hindi mo naman nararamdaman o hindi ka aware kung paano ka humihinga ngayon until binanggit siya. Di ba kanina hindi mo pinapakiramdaman yan until nung binanggit ko? Okay? So, ganun nag-work yung RAS, pinifilter niya yan. Okay? Yung pakiramdam ng paa mo sa lupa. Di ba kanina hindi mo naman alam yung pakiramdam? Until nung sinabi ko sa'yo. Di ba? Ganun nag-work. Pinapaano ka lang niya. Okay? Pinifilter niya kung ano yung importante sa'yo. Ngayon, paano ito magkoconnect dun sa law of attraction? Okay, ganito yan. Kung ano yung sinasabi mo palagi sa sarili mo, sinasabi mo din dun sa Reticular Activating System mo na importante yun. Okay, so for example, sinabi mo na, ay, nag-i-struggle ako. Anong gagawin ng RAS mo? Okay, sasabihin, parang sinabi na yun ka. Okay, yun yung importante sa'yo, struggling ka. So ang gagawin ng RAS mo, mag-show siya ng proof na talagang nag-i-struggle ka. Okay?
O yung pasadal, bila mo makikita, ay, ang hirap pala talaga. Oo nga, no, ang hirap nga talaga. Kasi, makakahanap ka ng mga pruweba. Okay? Pag sinabi mo palagi kang late, sino yung mga taong lagi nagsasabi ng late? Di ba lagi nalilate? Yung mga taong nagsasabi na nahihirapan sila, ano nangyari? Di ba lalo sila nahihirapan? Okay? Yung nagganon nag-work ang reticular activating system. Okay, ito pa another example. Sino na sa inyo naka-experience na parang meron kayong gustong mangyari o parang meron kayong gustong project na gawin, tapos all of a sudden, parang may biglang parang magandang nangyari na parang, uy, sakto ah. Sakto, nakilala ko tong person na to. Buti na lang, nakilala kita kasi ganito yung project ko. Kaya for example sa akin, may current project ako na ginagawa. Ito yung magiging isa sa mga bagong ano natin, part ng products natin. And then, may nakilala ako mga person, mga bagong person. Nasa una, nung nakilala ko sila, sabi ko sa sarili, uy, buti na lang nakilala ko tong person na to, saktong-sakto. Kasi may ginagawa akong ganitong project. Buti na lang nakilala kita. Yung ibang person ang iisipin, kala nila, chamba o swerte, di ba? Pero ang totoo, yung RAS mo ang nagtatrabaho nun para sa'yo. All of a sudden, binibigyan kanya ng mga clue, ng mga daan, kung sino yung mga dapat mong makilala, kung ano yung mga dapat mong maaral, para ma-manifest kung ano yung importante sa'yo. Okay? So, ikaw, paano mo mali-leverage itong RAS? Ingatan mo, ganito ha, ingatan mo kung ano yung sinasabi mo sa isip, sa sarili mo. Okay? Ingatan mo kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. Kasi kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, sinasabi mo sa utak mo na yun yung importante. Okay? Okay? For example, paano mo gagawin yan? Gusto mo maging successful sa business? Gusto mo makapag-generate ng leads? Okay? Sasabihin mo sa sarili mo, okay? Paano ba ako makakapag-generate ng leads? Okay? Kung gusto mo magkaroon ng resulta, ask questions, no? Ask success questions or result-oriented question. For example, paano ba ako magkakaroon ng resulta? Okay, ganun ang sasabihin mo sa sarili mo. Hindi yung ang hirap naman magkaroon ng resulta. Okay? Hindi yung ang hirap naman mag-generate ng leads. Okay? Kung nag-i-struggle ka, sabihin mo sa sarili mo, paano ba ako magkaka-produce ng result? Hindi yung sasabihin mo, nag-i-struggle kasi ako eh. Kasi sasabihin ng yung ras mo, yung utak mo, sabihin niyan, oo, nag-i-struggle ka. Okay? Alam niyo yung mga cartoons, dito may angel, tas dito may devil. Parang ganun yung ras. Kapag negative yung sinasabi mo sa sarili mo, yung demon sinasabi, oo. Kapag positive yung sinasabi mo sa sarili mo, yun, yung angel mo yung ano, yung nagbubulong sa'yo, oo, kaya mo yan. Parang gano'n. Okay? So, i-research nyo din yan. Bukod dun sa law of attraction, yung reticular activating system, i-try nyo rin isama yan sa mga aaralin nyo. Sigurado malaki ang maitutulong niyan. Okay? So, ngayon, bro JP, okay lang ba? Bigyan natin sila siguro ng maikling minuto para mag-raise ng question, para kung sakali may tanong sila regarding dun sa na-share mo, pwede natin sila sagutin. Sure. Sige guys, kung may question kayo, pwede nyo na itanong. Gusto ko lang idagdag, no? Oo, sige bro. Naranasan nyo na rin ba yung ano, nagkaroon kayo ng malaking pera? Let's say ano, kumita kayo, nagkaroon kayo ng, let's say, kano ba? 30,000? 50,000? Sabi mo, 30,000, nangyari. Kung may 30,000, But the problem is, laging negative ang iniisip mo. What do I mean? Tipong, nako, yung 30,000 na to, wala, mabilis lang to. Para lang tong ano, para tong may pakpak, mawawala agad to, mauubos agad to. Nasabi niyo na ba yun, guys? Nangyari na ba sa inyo yun? I'm sure, oo. Sa akin, nangyari yun. Ilang beses, may pera ko, nako, na-exit lang to, ubos agad to. Ganun nga, ubos nga tuloy agad. Yun ang pinaniniwalaan mo. Ayun, for some reason, sabi ko, saan napunta yung pera ko? Hindi ko man lang naramdaman, ano yung mga nabili ko, ano yung ano. So yun, because yun ang pinaniniwalaan mo, yun tuloy ang nangyayari.
yun yung na-attract mo. Okay? So, tapos, tipong, naku, may pera ngayon, mas masyado kang worried, mag-gumasos, naku, mauubos agad to. Wala, baka wala na akong kitain next week, ubos agad to. Kailangan kong tipirin to. Alam ba, ngayon ko lang, simula na natutunan, doon ko na rin na-appreciate yung sinabi ni John Calub nung nag-attend ako ng seminar niya dati. Sabi niya, the reason why you are broke, sabi niya gano'n, kasi nagtitipid kayo. Kasi nagbabudget kayo. So nagulat ako, sabi ko, parang loko-loko to ha. Sinasabi yun. So, then sabi niya, kung parang na-realize ko, oo nga no, kapag nagtitipid ka, kapag nagbabudget ka, you're thinking of luck. You're anticipating na wala nang darating. You're not thinking abundance. But if you're thinking of abundance, hindi ka worried gastusin to. Hindi ka worried na lumagpas sa budget mo. Hindi ka worried na kumain ka dito ng ano sa medyo mahal na restaurant. Hindi ka worried na nadali mo sa let's say sa pasyalan yung family mo, no? Even if out of budget kung tutusin, but yun na, dahil you're thinking of ano, thinking of luck, pag ginastos ko to, wala nang pupunta ulit, then talaga ganun nga mangyayari. Pero subukan mong maging free. Subukan mong tanggalin yung resistance. Okay? May pera ka ngayon. Oh, by the way, don't get me wrong, iba rin naman yung lustay. Okay? Don't get me wrong, okay? Iba yung lustay. Pero I'm just saying, subukan mong tanggalin yung resistance. Na tipong nagpapabili sa anak mo ng ano, ng ice cream, no? Nagpapabili sa anak mo ng cellphone, no? Go ahead. Huwag mong alam mo yun, hindi, parang hindi, wala na eh. Again, the moment na paniwalaan mong wala na, the moment na paniwalaan mong walang darating, na mauubusan ka, yun talaga mangyayari, guys. Pinaniniwalaan mo yun, iyon talagang reality mo. Pero again, kung may abundance ka, okay, yun din ang magiging reality mo. May mga mangyayari, biglang may magjo-join sa'yo, biglang may biglang may kukontakt sa'yo, gusto ko na mag-join sa'yo, kikita ka ngayon. No, parang nangyari kay ano, Bro JR, yung kwento niya. Di ba? Meron siyang bill dun sa Facebook ads niya. Ako, wala pa akong pambayad dito, pero hindi. Meron na akong pambayad. Ayun, buzzer beater. No, kailangan niya bayaran, biglang may nag-join. Meron pa na siyang nakuwang affiliate commission dun sa ebook niya, no, ni Bro Edwards, Sponsor More Downlines. So, nabayaran niya. Kasi pinaniniwalaan niya, kaya niyang bayaran talaga. Meron na siyang pambayad. Okay? Wala yung luck. So, tanggalin niyo yung resistance, guys. Tanggalin niyo yung resistance. Okay? The more na you resist, the more na magpupul talaga yan. Okay? Yun lang, guys. Yun lang gusto ko i-share ulit. So, any questions, guys? Wala. Ito, may question si friend. Question niya, how to keep it focused on your goals? Yan. Okay, ako sasagot, no? Yun, very effective yun. Voice recording. Ano yung goal mo? Be specific. Okay? Sulat mo. Again, 10,000 per day. Okay? 3 sales per day. 10 sales per week. 200 leads per day, sulat mo. Mag-decide ka ano mismo yung gusto mo. Make a decision. Okay? And then, yan na mo. Tawag nito, i-record mo yung boses mo and then yung pakinggan mo lagi. Okay? Malaking tulong yun to remind you, to keep you focused na ito pala yung gusto ko, ito pala yung goal ko. Na kahit anong mangyaring paninira, pang-discouragement ng mga tao sa surroundings ko, hindi ko kayo papakinggan. Sarili ko papakinggan ko. Okay? Ito yung tama. Okay? So, yun. Yun actually ginawa ko eh. Yun mismo ginawa ko. Voice recording. Itawag ko dun, the power of voice recording. Wala, invento ko lang. Okay. Yes, very yan yun. Tsaka isa pa, ang pwede kong ma-add dun, yun nga, yung start asking questions, no? Start asking success questions. Ano ba yung, kung ano yung
focus mo, ano ba yung focus mo, friend? Focus mo ba yung maging successful sa yung business? Okay? Kung yun ang intention mo, yun ang goal mo, always ask yourself, paano ba ako magiging successful sa ganitong business? Okay? Again, yung utak mo, yung oras mo, reticular activating system, will start looking for clues, will start looking for ways, will start looking for pathways na pwede mong daanan para mapunta ka dun sa goal na yun. Okay? Wala pa sa din, biglang papasok sa consciousness mo na, uy, kailangan ko palang mag-generate ng leads. Okay? Bilang, pag yun na, alam mo na, yung ganun. For example, alam mo na, aware ka na kailangan mag-generate ng leads, etc. Now, start asking questions again. Paano ba ako makapagsimula makapag-generate ng leads? Okay? So, ganun. Ganun mo yun yung isang bagay na pwede mong gawin para makatulong sa iyong focus. Okay? Tsaka yun, huwag ka manood ng TV. Yun, number one yun. Especially news, guys. Parang mabibrainwash kayo sa negativity na nangyayari sa mundo, sa society. Okay, ito. Ano po ginagawa niyo para maging consistent sa mga activities na ina-apply everyday? Tanong ni Kurt. Okay. So, consistent sa activity to reach your goal. Ngayon, if yun ang tanong, to reach your goal, yun, always reminding myself na ito yung ano, ito yung goal ko. Okay? So, if you have also, kumbaga, malaking ano, reason why, and if you know your goal, you're clear, you really want it, okay, yun talaga yung intention mo, then, yun, magagawa at magagawa mo siya. And yun nga, ang voice recording, ang isa sa mga nire-recommend ko talaga, dahil yun talaga ang tumutulong sa akin to keep me reminded. So dahil yun ang goal ko, so yung mga ginagawa ko, mga bagay na magli-lead sa akin dun. Okay? Magli-lead sa akin dun sa, ano na yun, sa goal ko na yun. So magiging consistent ako. Okay? Okay, ayos. Tsaka I believe, meron tayong magiging topic regarding focus and consistency. Tama ba, bro? Raymond, no? Correct me if I'm wrong, ha? I think yun yung magiging next topic mo. Tama ba, brother? Bro Raymond, andiyan ka ba? Diyan magiging si bro Raymond. Doon. Sa labas na sunod. Nakatad, di ba? Oh, basta, pero may topic ako na i-share na ganun about consistency and focus. Basically, more on success habits din. So, keep watching sana, man. Very powerful training din, I promise you. I guarantee. So, matindi na araw-araw. Okay, so siguro, bago tayo magpatuloy sa Q&A, i-promote lang natin yung mga next webinar natin. Tomorrow, sa Monday, this coming Monday, ang magiging topic natin ay about character, no? How to cultivate an unshakable character. At ang magiging natin dito, magiging coach at speaker natin for Monday ay si Coach Cyril Pisinable. Sai, siguro, possible ba na mabigyan mo sila ng konting parang preview kung ano yung mga expect nilang matutunan pag umaten sila on Monday? Sure po. Narinig ko si Coach. Yes, malinaw. Malakas naman. Okay. So yung sa Monday, guys, don't forget na mag-attend kayo kasi napaka-importante to, especially if you really wanted to achieve success in life or sa business na meron kayo today, okay? This serve as a big lesson din sa akin, kaya I'm applying this this topic as well sa personal life ko. At ito yung reason kung bakit yun ako nagkaka-resulta at nag-stay, okay, sa business na to. So, the topic is how to cultivate an unshakable character to achieve success in everything you do starting today. So, cultivate meaning ano yung mga character
na kailangan mong i-grow or kailangan mong alagaan, okay? Para maging strong yung foundation mo as a person. Kasi lahat tayo guys, we all know na we are defined or para naging this parang yung isa't isa sa atin is may different characteristic or we are defined by our character, okay? So gaya ng mga anime, 'di ba? May mga characters sina Naruto, sina Sasuke. So we define them as who they are because of their character or because of their personality. So yun yung i-share ko kung ano yung mga characters na kailangan nating i-install sa sarili natin para maging kagaya tayo ng isang bamboo, okay, na kahit anong bagyo pa yan or kahit anong mga situation or kahit anong mga adversities ay hindi ka para matutumba, okay, you will still remain standing because yung character guys yung pinaka-importante kasi walang makakanakaw ng character sa iyo, yung pera na nanakaw, yung gamit na nanakaw, yung iPhone, yung cellphone, 'di ba, lahat na nanakaw except yung character kasi kahit na ilagay ka sa isang desert ano yung matitira, 'di ba, yung character mo, okay? So kaya it's important na mag-attend kayo sa Monday dahil ituturo ko yung napakahalagang topic, okay, para maging successful ka. Kasi ito yung reason din kung bakit naging successful yung mga tao naging successful ngayon, kung bakit may mga tao naging success, gustong maging successful, pero konti lang yung talagang naging totally successful. Like nang sinabi ni na Coach Edward before na marami silang kasabayan, pero sila yung natira. Okay, marami silang kasabayan before pero nag-quit na parang nawala sa way, nawala sa path. Okay, marami din kaming kasabayan before na actually may mga kasama din ako before na nag-offline meeting with our sponsor. Pero konti lang kami natira, konti lang yung parang na get in touch ko. So you have to attend talaga kasi importante to sa life mo, hindi lang siya sa business, okay? So, yun lang po yung overview na mahaba. Excited na ako, so you should be excited as well. Okay? Ayos ba? Ayos. So guys, see you on Monday. And next Friday, nandito tayo yung bago wala dito si... Hindi ba si Angel? Sa Friday na setting tayo. So yun, kung gusto mong mapag paano matutunan paano mag-set ng goals correctly, attending kayo sa Friday, okay? So proceed tayo sa mga questions na natira. Ito, question ni Don bro, JP, regarding dun sa recording. May format ba yung recordings na gagawin mo to attract yung gusto mo? Wala. I don't know kung may tamang format yon, but kung alam mo, kung clear ka dun sa gusto mo, kung specific ka talaga dun sa gusto mo, magagawa mo siya. Ulitin ko, yung sinabi ko, yung mismo ano ko, recording ko, no, hindi nabura lang ang anak ko, lagi nagbubura to sa cellphone ko. So, ito, ulitin ko guys, no. So, hi, ako si JP Veneracion, and I am an internet marketing millionaire. And I'm so happy and grateful dahil kumikita na ako ng 3.6 million pesos every year. At ang monthly income ko ay 300,000 pesos na gagawa kong kumita ng malaki ngayon dahil everyday na akong nakaka-generate ng sales worth 10,000 pesos selling my own products and services. Thank you so much dahil successful internet marketer na ako. Okay? So yun, internet marketer ako. Gusto kong doon manggaling yung income ko, yung pagbuhay sa family ko. And eksakto, ano man yung gusto ko, yung yearly, yung monthly, yung daily, yun ang gusto ko mangyari. So, kung ano man yung goal mo, 300 leads per day, per week, okay? Ano gusto mo? Makarecruit ka every week ng tatlo, ng lima, okay? Gusto mo maging tawag nito, gusto mong sagutin ka ng nililigawan mo, yun, i-record mo yun, nakaya na. Actually, may nagtanong sa akin dati, nakalimutan ko lang, paano daw niya mapapaniwala sa sarili niya
sasagutin siya. Parang ang hirap daw, parang imposible. Eh, kung imposible talaga iniisip mo, yun talaga, hindi ka nga talaga sasagutin. But if you truly believe, sasagutin ka. Okay? And you feel good, of course, sinagot ka, you feel good, masaya ka. So, mas lalo mong ma-attract yun. Okay? Ayos, ayos. Question ni Robert, paano ba kumita dito sa Ignition Marketing? Later, may papadala kami sa inyong email. Check nyo yun kung gusto nyo matutunan paano kumita gamit yung aming affiliate program. Okay? Ito, ano ba ang mga products na in demand sa market? Bigas, yan. Kape. So madami, no? Madami products na in demand. So, siguro, ang mas magandang question na itanong is, ano ba yung product na magiging passionate ka na ibenta? Yun. Okay? So, make sure guys na yung question, no, related dito sa pinag-usapan natin sa training. Ito, Coach Edward, gusto kong sumali sa Ignition Marketing. Kahit dito ba ako sa Mindanao, okay naman, di ba? Yes, Shane? Okay na okay, kahit nasaan ka pang parte ng Pilipinas or kahit nasa ibang bansa ka, no? We are online, no? We are 100% online, kaya wala namang magiging problema. But actually, may mga members kami from Luzon, Visayas, Mindanao, even from other countries, no? So, yun ang maganda kapag online business. Hindi ka, wala kang limit pagdating sa walang limitation pagdating sa market na pwede mong matap. Okay? Yung customers mo, yung mga members mo, pwedeng manggagaling sa ibang bansa o sa malalayong probinsya or isla. Okay? That's the power of the internet, guys. Si Eric, meron bang Tuesday webinar? Na-miss ko, may replay po ba yun? Yung mga replay natin, guys, 2 to 3 days lang sila available. So, tinatanggal na namin siya sa internet after 2 to 3 days, no? So make sure na matin kayo araw-araw, and yung link naman pinapadala namin sa email. Okay? Ito si Rose. How is Ignition Marketing different from networking? That's a very good question, Rose. Siguro pwede rin mag-share yung mga iba dito, no? Pero ako ang aking masasabi regarding sa question mo, Rose, ay una-una, iba tayo ng culture, no? Dito sa Ignition Marketing, primarily, ang tinuturo natin ay yung online marketing as a business model, or yung tinuturo namin para i-market mo ang iyong products or ang iyong opportunity. No? So, hindi natin dito ginagawa yung mga usual na ginagawa sa traditional network marketing kung saan nag-i-invite ka sa mga seminar, no, nag one-on-one ka sa mga coffee shop, no, and so hindi natin tinuturo yung mga traditional method na yon. So dito, tinuturuan namin yung mga tao kung paano mag-generate ng leads, kung paano mag-Facebook advertising, kung paano mag-create ng blog, no, so mga online marketing methods, and yun, basically yun yung isa sa mga primary na pinagkaiba. Okay? So, guys, sino pa ang gustong mag-ano doon? Magbigay ng answer doon sa question ni Rose. Ignition Marketing, simple lang, no? With Ignition Marketing, we provide value first. Whether you join us or not, we're here to help you. May matututunan kayo sa amin whether you join us or not. Walang gumagawa, no? Kailangan mag-join ka muna para i-train ka namin sa iba, gano'n. But sa amin, yeah, you're here. Libre. May natutunan ka. Every day pa namin, simula ng May. Every day, every night, laging may webinar. Nang libre, whether part ka ng audition or not. Yun lang, simple lang. Okay. Ito, may question si Robert. Weekly na po ba ang webinar? Daily na po ang webinar natin, brother, no? Araw-araw, from Monday to Friday, 9 o'clock p.m. meron tayo ng webinar. Okay? Okay, so siguro, wala na ba? So siguro, that's it, no, for this evening.
And unang-una, thank you sa lahat ng mga nag-attend. And syempre, Brother JP, thank you so much for sharing that valuable strategy para makapag-attract ng kahit ano sa buhay-buhay. Okay, so bro, maraming salamat. And then, make sure na umattend kayo guys sa mga next week, no? Buong next week, meron tayong webinar, Mondays to Friday. Umattend kayo. And we hope to see you. Tanong ko lang, marami bang natutunan? Ready na ba kayong mag-attract ng kung anong gusto nyo sa buhay nyo by applying this strategy? Okay? Kung ready ka na, simulan mo mamayang gabi, no? After nitong webinar na to, gawin mo kagad, i-apply mo, kunin mo yung cellphone mo, no? Para mapakinabangan naman, puro na lang text, puro na lang Facebook, no? Para mapakinabangan sa pagyaman. Okay, record nyo, record kayo, mag-manifest kayo kung ano yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. And, pakinggan nyo araw-araw para sabihin nyo sa utak nyo kung ano yung importante. You will activate yung reticular activating system nyo. Okay, so congratulations, may bago ka na namang natutunan. See you in the next webinar. Guys, thank you. God bless sa inyo lahat. And more success sa inyo. Bye-bye. Sa mga nagtatanong kung paano mag-join, may isi-send akong email sa inyo. Bye, guys. Bro, JP, thank you. Thank you, guys. Good luck. Thank you din, bro. Thank you, guys. Good luck. See you sa Monday. Coach Cypress Sinable. Yan, siya mag-aan sa atin. Guys, stay kayo ha.